Maliban nga dito kay Mo Wagner ay meron pang isang sentro ang Orlando Magic na kanilang gagamitin ulit sa 2023-2024 NBA season sa pamamagitan ng team option. Ibig sabihin, extended ang kontrata nito sa Orlando Magic sa pamamagitan ng team option ng Orlando Magic. Ang player nga na ito ay si Guga Bidazay, isang center na merong height na 6'11 at maglalaro ulit siya para sa team ng Orlando Magic sa paparating na NBA season. Alam naman natin na goal ni Kay Soto ang NBA contract, pero sa tinatakbo ng kalakaran sa team ng Orlando Magic ay mukhang maliit ang pag-asa ni Kay para sa isang basic NBA contract sa team ng Orlando Magic. Ngayon ang pinakamataas na chance na pwedeng makuha ni Kay Soto na klase ng NBA contract ay ang NBA two-way contract, na kung saan kada NBA team ay pwede silang magkaroon ng dalawang players na merong NBA two-way contract bilang extension sa kanilang 15-man roster, gaya na rin ng nababasa natin ngayon. Hindi lang naman ang Orlando Magic ang pwedeng magbigay ng basic contract dito kay Kay Soto kapag nagkataon, dahil na rin sa pwedeng may mga NBA teams ang mag-interest sa kanya at basic contract ang maialok sa kampo ni Kay. Kung matatandaan natin ay tatlong NBA teams ang naging bita kay Kay Soto sa NBA minicamp ngayong taon, at ito ay ang Utah Jazz, Dallas Mavericks at New York Knicks. Pero sa Orlando Magic siya maglalaro para sa NBA Summer League. Pwedeng ganito rin ang mangyari sa kanya pagdating sa kontrata. Maglalaro siya para sa team ng Orlando Magic sa NBA Summer League, pero ibang NBA team ang magbibigay sa kanya ng kontrata. Ang nakikita natin na pinakaposible talaga na makuha ni Kay ngayong taon ay ang NBA two-way contract, at hindi na rin masama ito dahil magiging extension siya ng 15-man roster ng isang NBA team, at yung oportunidad pa rin na makapaglaro siya sa mga NBA games ay kasama na rin sa NBA two-way contract. Mas maganda sana ang basic contract sa NBA, pero nakadepende sa performance niya sa NBA Summer League kung merong NBA team na mag-aalok sa kanya nito. Mahigpit ang kompetisyon ng mga players na gustong maglaro sa NBA, kaya naman kailangan talaga na ibigay ni Kay Soto ang lahat ng meron siya sa laro para ma-impress niya ang mga NBA teams. Meron pang isang center ang Orlando Magic na pwedeng maglaro ulit para sa kanila kapag nagkasundo sila sa kontrata, at ito ay si Bol Bol. May oras pa para pag-isipan ng Orlando Magic at ng kampo ni Bol Bol kung kukunin ba nila ang $2.2 million contract o hindi. At sa Orlando Magic naman ay pwede nilang bitawan si Bol Bol kapag hindi sila nagkasundo sa presyo at termino ng kontrata. Lahat pa rin ay posible para dito kay Kay ngayong taon, at meron talagang chance na makakuha ito ng NBA contract, lalong-lalo na kapag nag-standout siya sa NBA Summer League.